Magandang araw sa inyo, mga ka-shooter. Ngayon ay ito na naman ang inyong Pinoy Gunsmith. At gusto ko magturo sa inyo ng welding lesson. At ngayon ay dahil bago ako sa MIG welding, kasi masanay ako sa arc welding, gusto kong subukan itong MIG weld, itong machine na to. Yan, itong machine na to. So, subukan natin na i-plug siya. Atin natin ang switch. Yan. Kaya muna natin siyang mag-warm up. At buksan na natin yung kanyang argon. Ito. Ito ay automatic at may wire siya. Pagka ginamit ninyo, basta pipindutin lang ninyo ito at yung kanyang feeder ay automatic. Hindi ka mukha ng gamit mong welding rod na habang naubos ay ididikit mo. Ididikit mo dun sa ano. Ito, kay steady ka lang, lalakad na yung ganyan, huwag mo nang ilalapit kasi automatic siya na lumalabas yung kanyang welding wire. So ito, pinuputol ito. Alisin mo yung dulo na yun. Yung dulo na parang may ulo siya. Puputuloy mo, ano ka lang ng mga 3/4. 1/2 to 3/4 ang haba na dulo. Saka na mag-welding. Ngayon ay gusto kong kinakailangan yung inyong ground ay nakalagay din. So, gusto kong testingin muna itong materialis na ito. Gusto kong tingin itong tubular. Tingnan na at para actually, ang project ko ngayon na rewildingin eh kaya napaka-importante sa gasmit ang marunong mag-welding kasi kamukha nito. Ang nangyayari dito, ito ay humihiwalay ito. So, para di siya humiwalay, naglagay ako ng bikat dito sa taas ng kanyang to, para ipipil ko ng welding yan, para hindi na siya maghiwalay. At saka dito sa ilalim, itong ilalim, ito ay cover naman siya ng front guard, hand front guard o front stock, kaya hindi siya masyadong pansinin. Ito lang ang medyo pansinin at kinakailangan na itaas at ibaba sa dahil to double barrel ay may welding para hindi na siya umiwalay. Kasi yung umiwalay, delikado baka pagputok, sumama yung barrel. So, ito ang ating project. Pero gusto ko muna pag-aralan itong MIG weld. Kaya umpisa natin testingin ito. Mag-umpisa tayo sa tubular. At sa mga darating na panahon, i-compare natin ito sa electric welding. So itatak muna natin yung magkabilang dulo. Teka muna mga ka-shooter. Kukuha tayo ng gloves. Kaya importante sa pag-welding, ha? Yung kukuha ko ng gloves and protection.
Na kailangan mga ka-shooter, kompleto tayo ng gear pag nag-uwi. Mahirap na yung pagtanda natin, kikilig-kilig yung kamay natin. Baka yung subo natin eh, ng kutsara eh, sa ilong napupunta. So, yan. Para may protection natin kamay. At kung halimbawang masyadong init o may biglang umapoy dyan, hindi kagad basta-basta masunog yung kamay natin. So, ito yung automatic na mask niya. So, umpisa natin itak muna. Ayan. Palagay ko mas maganda itong gamitin kasi lalo sa maninipis kasi malinis na yung kanyang ano. Hindi ka mukha ng electric welding. May mga plaques pa. So pagka ganyan na nakatak na yan ay inuuna ko yung binabaligtad ko. Pagka mag-welding uli kayo, tatanggalin uli ninyo to. Yung, ayan. Ang ginagawa ko, pag naitak ko na yan, unahin ko munang weldingin na yung kalahati para hindi siya bumingkong yung kabila. Kasi minsan nangyayari, pagka inuna mo ito, nagbibingkong yung bakal. Yan na experience ko lang sa pag-welding. Tip ko lang yun. So, yan. Dito na ako mag-umpisa kasi nakatak na siya eh. Dito na ako mag-umpisa. So, tingnan naman natin ang full build niya. Maganda siya pang spot. Tingnan natin ang ating camera natin. Mga matulang si camera. Tumala. Ulit mama, ulitin natin. Mag-start ulit tayo. Puputulin ulit natin. So, nakakabutas din pala. Ibig sabihin, malakas yung ating ano at mabagal yung ating stroke. So, bibilisan natin yung ating stroke. Bibilisan natin. Dito naman tayo mag-umpisa sa kabilang dulo. Yun. Medyo nakukuha na natin. So, tingnan natin kung marirebuild natin yung butas. So far ay hindi ganong maganda. Unang attempt natin. Subukan natin dito. Tingnan natin dito, baka maganda na. Importante talaga practice. Hindi po ako talagang gumagamit dito ngayon lang. Sa tingin ko ay malakas. So i-adjust natin ang medyo number 5 siya. Lagi ka natin sa number 4. So, kailangan pala 'yung
Templado rin sa kapal. So, number 5 siya kanina, nilagay natin sa number 4. Kasi may kawang siya eh. Subukan naman natin dito sa ganitong mga tayo. Ayan. Medyo nakuha na natin. So, importante din yung timpla. Kanina, nabubutas sa number 5. Dahil kinakailangan, talaga dapat may testing. Kaya makikita ninyo ito. Nakuha na natin yung timpla. Ayan, maganda siya. Maganda na yung kanyang ginaanan. So, ganun lang mga ka-shooter. Kinakailangan talaga makukuha natin yung timpla niya. Bukan naman natin itong... Yun. So, sa akin tingin ay mabilis naman yung ano niya. Mabilis yung kanyang labas ng wire. Dapat babagalan din natin. Subukan natin ito. Binagala natin ng konti ang labas ng wire. Subukan natin dito. Mabilis. Mabilis ang labas ng wire niya. So, itintayin ulit natin. Yan. Na kailangan talaga bago tayo pumunta sa ating project, templado. Dahil hindi natin kabisado to. Yun. So, nakuha na natin. So, papakita ko lang sa inyo kung saan ko pinitimpla. Papakita ko sa inyo. Ito siya. Papakita ko lang sa inyo itong ng machine. So, ito yung kanyang power. 230 volts. Ito yung kanyang lakas. Yung lakas ng kanyang amperahe. Kanina nasa number 5, number 6. Nilagay ko sa number 4. At ito yung feed ng kanyang wire. Kanina nasa number 1. Nilagay ko sa half. Kasi dito, yung bandang dito, plus. Pag dito ka naglagay, plus yan, plus. Ibig sabihin, palakas ng palakas ito naman, nasa middle kanya, tapos ito yung pabagal na. Kumbaga, ito yung kanyang normal. Ito plus, ito minus dito sa kabila. Minus. Kaya nasa 1 kanina, nilagay ko lang dito sa half. Yan o. Yan.
At itong mga adjustment na ito, ito kung gusto mo ispat-ispat, kung gusto mong ano, at saka yung kailangan yung, kailangan din yung tamang ano, yung tamang layo nito sa wini-welding mo. Kasi pag masyadong malayo, yung oxid, yung kanyang pinakang oxygen o yung kanyang argon, parang hindi gumagana. So, testingin ulit natin. Kamu na. Balik ka na. Ayan o. Mukhang ayos na. Kunting practice pa. Mukhang makapan. Subukan natin mabilis-bilis na kunti ang lakad. Ayun. So pagka nabababad siya, nabubutas pa rin. So, ang ginawa ko dito, medyo ginaganon ko yung welding rod, ay yung kanyang ano, stroke. Sinisigsag ko. Ito naman, straight lang. Parang keloid. Mataas. Ito naman, nababad, nabutas. Subukan ulit natin yung stroke naman na parang C. Ganon. C, yung letter C. Babalik mo, letter C uli, letter C, letter C, letter C, letter C. So, ito sigsag. Bukan natin yung letter C. Ayan o. So, pag ganyang kanipis, kinakailangan ng ispat-ispat lang. Subukan natin yung ispat-hinto. Subukan natin. Punto. Tapos, tuloy ulit. Ayun. So, pag manipis, ang takalain natin na mabubutas, mas maganda rin inihinto. Tapos tutuloy ulit. Okay.
So, atin na siyang gamitin sa ating project. At tingin ko yung aking practice ay okay na. Ang importante ay huwag mabutas. Kapag natin pa ibang, ingatan natin na hindi natin mabutas yung ating wieldingin. Kaya nag-practice muna tayo. Ano po? Kaya sabi ko nga sa inyo, ako ay mas sanay sa tawag natin na electric arc welding. Yan tayo na sana. Itong mga MIG na to ay mga bagong technology. Kaya sinubukan natin. So, akla muna natin to. Yan. Unahin na muna natin itong makapal na parte. Subukan muna natin yung kung naka-ground ba siya. So, mag-testing muna tayo dito. Kasi baka hindi siya naka-ground. I-testingin muna natin. Kung, kasi yung ground niya nandito, dadaan siya dito sa plate, dadaan pa siya dito sa vise. Papunta doon sa ating wieldingin. So, importante na grounding siya ng maayos. So far, ayos naman. So ito, susubukan muna natin ng mahina dahil baka mabutas. Pagka kumapal na siya, saka natin siya ahanin ng malakas na antirahin. So, maganda naman ang naging resulta. Subukan natin ilakas ng konti dahil ibabaw naman. Ang importante niyan, hindi siya nabutas. Subukan natin lagi sa number 5. Medyo malakas. Di bali siyang mataas para maganda lang yung ibabaw. So far, okay na yung ating ibabaw. Sa ilalim may hihinano din natin. Inilagay din natin sa number 4. Kasi nga, yan nga, okay. Yang mataas, walang problema. Papantayin natin yan mamaya. Ito ang medyo delikado.
kasi manipis yan. Huwag nating kaya na magbutas. Manipis muna tayo dito. Siya. Ingatan natin na mabutas. Okay lang siya. Kahit medyo mataas yan. Di ba rin makapal sa ibabaw. Ang importante, huwag mabubutas. So far, maganda. Hindi piliglong nabutas. Okay. So far, tapos ng ating welding session. At huwag natin kalimutang isara ang ating argon. Yan. Patawan natin patayin. So, ang gagawin naman natin dito ay atin siyang pakikinisin kanyang surface. Yan natin ang loob. So far, maganda naman yung kanyang loob. Yan o. Wala siyang ano. Okay. So, wala siyang tagos at hindi siya nabutas. Punta na tayo sa kabilang room.
Okay, boss. At ang gagawin naman natin ay i-grinder natin ito dito. Okay.
So mga ka-shooter, papagandahin na lang ito ng liha. Nakikil. Ito na yung winildingan natin. Papagandahin na lang yan, nakikil. So, subukan natin na. Mas yung kikilin. So pagka ganito lang kalaki ang ano, hindi ako gumagamit ng malapad na kikil para yung mga side niya hindi natama ng kikil. At ang i-retouch na lang natin ay yung parte na yun. At para mag-uniform yung kanyang guhit-guhit,
meron tayo ditong ito yung tinatawag natin na chickering pile. Ibang klaseng kikil ito. Ito yung nagbibigay ng guhit-guhit. So, gawin na rin natin siya para hindi naman masyadong masaguan tingnan. Dire-diretso lang yung stroke. Ayan o. Kamiro na siya. Yun. So, re-retouch na natin siya ng pang-reglo. Gagamit tayo nitong super glue. Gagawa lang tayo ng parang Johnson badge dahil maliit lang naman yung gagawin. Ayan. Huwag po natin itong isasaw-saw sa loob. Papatakan lang po natin yung bulak para, dahil pag nakontamin na yan, hindi na siya magiging mabisa. So, papatakan lang natin siya. Yung bulak, babasin lang natin. Yung ganyan. Ingatan natin makontamin na yung loob niya. Tapos, yun o. Umitim na kakagat siya. Ito po yung in-advise ko. Kung bago kayo sa aking channel, please subscribe and share. At pindutin ninyo yung notification bell para ma-update kayo sa aking mga video. So, itong magandang pang-retouch sa mga gasgas. Kung gusto ninyong mapanood yung pagtuturo ko nito, hanapin ninyo sa aking vlog yung may pamagat na What is cold blowing and hot blowing? Ito yung tinatawag natin na cold blowing. Sapagkat yung isang klaseng blowing, yung mainit, ibang klase naman yun. So pagka ganyan, tanin natin ng mga 1 minute. Tapos tayo ng mga 1 minute. Pagkatapos ng 1 minute, atin siyang i-rinse ng water para malinisan. Dahil pag hindi natin siya hinugasan, mag-aasin-asin niya, puputi siya. Parang magkakamiron siya ng powder na puti. So, gaganyan natin. Linisan natin yan. Yan. Ano pa? Kung titingnan natin siya, pwede na. Parang wala na rin nangyari. Yung pilat niya, na ano na rin. So, ngayon, kung hindi pa kayo kontento sa kanyang kulay, kung pwede ninyo siyang ulitin uli. Hanggang sa kontento na kayo sa kulay na gusto ninyo. Subukan natin ulitin uli siya. Ano po? Yan. Pwede naman siyang ulitin hanggang 3 to 4, hanggang 4 kung hindi pa kayo satisfied dahil mayroong bakal. Ang importante lang, malinis, walang langis, walang grasa, malinis na malinis. Panoorin ninyo yung ano, yung aking video na What is cold blowing and hot blowing? Ando doon yan. Yung full na pagbibideo niyan. Ito, partial lang itong pagtuturo ko sa inyo nito. So, ayan na siya. Yung kabila ay ganun din ang ating gagawin.
Ako pala, ako yung nagpapasalamat dun sa mga patuloy na tumatangkilik ng aking video, aking YouTube channel. Maasahan ninyo na marami pa akong ituturo sa inyo hanggang sa kayo ay matuto. At pwede kayong magtanong kung ano ang mga gusto ninyong topic para ating matalakay. So, yan. Yung kasa na natin. Yung kabila niyan, ganyan na rin yun. Ganyan na rin. Ganyan, ganyan din ang gagawin natin. So, ito na lang muna ipapakita ko sa inyo para yung nga pala, may nag-comment na isana. Sana daw. Hindi ko na babanggitin yung pangalan niya. Ang iba, vlog ko lang doon sa kanila. Kasi binablog ko ito sa mga group. Nga, pasalamatan ko muna yung mga nag-active ng mga ano. Pasalamatan ko lang muna yung mga nag-accept ng yung admin ng Escopeta, admin ng grupo ng mga Escopeta. Maraming salamat sa pag Escopeta Ergan, maraming salamat sa pag-accept ng inyong aking video, pag-approve. At maasahan ninyo na gagawa tayo ng vlog na kung paano gumawa ng airgun. Sapagkat yan tayo, nag-umpisa. Umpisa natin sa paggawa ng tanki. Anong paggawa? Gagawa tayo dyan. Pangako ko lang sa inyo na mag 1,000 yung aking YouTube channel. At pasalamatan din natin ang mga nag-like. Ang membro, salamat sa membro ng Taurus Gun and Legal Philippines. Salamat admin. Kay Hamila Bernadette, Perch Patag, at Yumi Navarro Angeles. Nag-like siya. Sila. Ngayon din yung admin ng Glock and 1911 Rifle Owner Philippines. Salamat admin sa pag-approve ninyo. Hapon yung aking ano yung pag-install ng front end rear sight ng Glock. Maraming salamat sa mga nanood. Marami pa nga akong nga pala may nag-comment sa akin na kung pwede raw ay yung group lang nila, yung CC group o yung iba naman ay yung grupo lang nila, yung kasi may mga ano group eh. Mayroong Glock group, may rifle group, mayroong Escopeta group, mayroong mga Tixay group, may gas, kanya-kanya po ng grupo eh. Pamanin ninyo na hindi ko pwedeng grupo lang ninyo ang aking o di yung kaya sisid lang o di kaya 1911 lang ang aking i-share dahil ang aking pong YouTube channel ay pagtuturo ng gunsmith. Hindi naman po pwedeng isang klase lang ng baril ang aking tuturo. Lahat po ituturo ko sa pagpamanin ninyo na hindi ko kayo mapapagbigyan sa bagay na yan. Pero yung tungkol sa mga baril na inyong kinahumalingan ay aking ano yan, aking paumanin kay Nelson Gonzalez. Sir Elmer, mas maigi po sana kung mga Z-Shed Guns po i-share ninyo dito sa group. Salamat po. Paumanhin po Nelson Gonzalez sapagkat ang aking pong YouTube channel ay tutorial sa pag-gunsmith. At hindi, may Z-Shed po. May mga Z-Shed po rin ako na i-post na dito sa aking YouTube channel. At may ilan-ilan na rin po dyan na ako na gawa na. Hindi naman po pwedeng paunahin ninyo na hindi po pwedeng sisid lang ang aking i-post kasi nga ito ay tutorial sa pag-gunsmith. So lahat ng baril ay itinuturo ko. Wala po akong mapapansin ninyo, wala akong kinakatigan na baril. Wala akong ino-endorso na baril. Basta ginagawa ko lang yung mga sir ng baril, bahala na kayo
ang pumili. Kayo ang may choice. Kung may nagtatanong lang sa akin, sasagutin ko. Kaya pasensya na po, Mr. Nelson Gonzalez, sa aking mga post. At maasahan ninyo na sa darating na panahon ay maggagawa rin ako ng video tungkol sa mga sisi. Sisi na baril. So, yan lang ang masasabi ko. At doon sa mga ito, yung mga Ilocanong Hilaw Ergan lovers, asahan ninyo, gagawa ko ng video para sa mga Ergan. Gagawa natin yan. Hanggang sa paggawa ng stock, gagawa tayo dyan. Sapagkat yan ay, paggawa ng stock ay ano ko rin yan. Linya ko rin yan. Stock maker din tayo. Yung mga NRC, maraming salamat, admin, sa pag-approve ng aking mga video. Kay Franklin Colliado, likes ng aking video. Member siya ng IWI Owners of the Philippines. Yung mga Glock and 1911 and Rifle Owners Philippines. Maraming salamat, admin. So, sa mga yung mga membro ng mga Filipino Practical Shooting Club na dito sa Kuwait, binabati ko kayo. Ako ay pasisya na ninyo na ako ay retiro na sa pagtuturo. Sapagkat since 2004 pa ako nagturo dyan, eh yung iba naman binibigyan natin ng pagkakataon at ako'y nalipat na dito sa paggawa ng baril. Kung hindi man ninyo ako nakikita sa shooting range, ay nandito ako sa aking lungga, dito sa aking shop. So, hindi ko nababanggitin yung mga maraming naging membro ng past ng mga Filipino Practical Shooting Club. Binabati ko kayo. Shout out sa inyong lahat. So, napakarami po nito. At ganyan din yung ating mga kasundaluhan ay na nagugustuhan din nila kamukha ng mga army, police, na mga grupo-grupo sila. At saka ito na rin, may mga airsoft na rin. Itong ALAS, ALS, LAAS, Alliance of Luzon Airsoft. Yan. Maraming salamat sa inyo, mga Taurus Group, Taurus G3 Lovers, Philippines. Asahan ninyo na may mga post na rin ako ng Taurus. So, yun lang, kung kahit naman yan ay hindi Taurus, halimbawa, tungkol yan sa trigger o hammer, hindi naman nagkakalayo yan. May mapupulot din kayo, kaya kahit hindi kayo lover ng branded na baril na yun, meron din mapupulot ka mukha ng paglalagay ng sight. Eh, hindi po nagkakahuli yan ng pagkakabit ng sight. So, kumbaga, adapt na lang natin. So, lahat naman yan, parang magkakaibigan tayo dyan. Wala akong minamasamang baril. Lahat yan ay ano, kay Glock lovers kayo, kay Beretta lover kayo, kay ano, wala. Ako'y gunsmith na gumagawa lamang ng mga sirang baril. At ituturo ko sa inyo kung ano ang nasisira na mga, kung may nasira alimbawa na Glock, gagawin ko, papakita ko sa inyo pagagawa. May nasira ang sisi, papatuturo ko rin sa inyo pagagawa. Ganun lang. Para random yung ating pagano. Pero mag-umpisa nga tayo sa mga mabababang uri ng sira. Hindi ko po pwedeng gagawin kaagad yung mga matitinding sira. Yung mga pag-modified, bandang huli na po yan. Pag po tayo ay dumami na. Sinasabi ko nga, oy, salamat sa admin ng Philippine Practical Shooting Association ng PPSA. Sa wakas, in-approve na rin nila yung aking mga post. Okay, tatlong post ang in-approve nila dito. Maraming salamat, admin. Itong How to Rebuild Broken Firing Pin of Beretta, IPS 92, in-approve ng Practical Shooting Association, PPSA. Salamat, admin. Ganyan din itong aking How to Rebuild Broken Firing Pin of Part 2. Inano nila at itong huling nilang inaprobay how to install front and rear sight of Glock pistol.
Yan yung aking huli kahapon. So maraming salamat, admin na Philippine Practical Shooting Association. Hindi po ninyo na pagtatanong ay yung Philippine Practical Shooting Association ang pumasa sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa PPSA. Kapagkat noong 1996, tinayo namin yung gun club sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Walo lang kaming member. Ay ang mga dumadayo sa amin na mga range officer ay mga taga PPSA. At sila ang nagturo sa akin ng kung paano ang maging range officer. Kaya nung dumating ako dito sa Kuwait, nagtaka yung aking boss. Bakit marunong ako gumawa ng senaryo, ng course of fire, bakit alam ko yung mga rules. Eh kasi yung mga taga PPSA ang nagturo sa akin at yan ang unang mga naging range officer ko. Hindi ko na matandaan yung mga pangalan sa tagal na. Eh sa totoo lang eh, pagkatapos ng aming pan-shoot, eh mayroon kaming shooter's night. Yan. Talagang masaya kami ng mga taga PPSA. Baka may natatandaan pa ninyo, Pinamalayan Oriental Mindoro, ang aming presidente noon ay si Greg Lamanilaw. Sa tulong ni ng aming mga membro. Hindi ko na mabanggit yung iba. Sa tagal na rin ng panahon. So, naging masaya ang aking pagiging shooter sa pamamagitan ng Philippine Practical Shooting Association. Yan talaga ang nagturo sa akin yung mga range officer na yan. Pinasasalamatan ko yung higpit disiplina na tinuro ninyo sa akin ay daladala ko dito sa Kuwait at ako ay naging successful ng dahil sa inyo. Thank you. Sinasaludohan ko kayo. Kaliwat kanan saludo ko sa inyo. PPSA. So, patagal akong hindi nakakawin sa Pilipinas. Hindi ko na alam ang presidente ngayon ng, ng PPSA. Sorry po. At ako eh. Pero, malaki ang utang na loob ko sa inyo. So, tatapusin ko na muna sa aking pagla-live. Mag-isang oras na to. So, inaasahan ko mga ka-shooter na magustuhan ninyo ang aking mga vlog. At huwag kayong mainip. Unti-unti. Panoorin lang ninyo, panoorin yung aking mga vlog. Aking mga live. May matututunan at may matututunan kayo. Wala pong lagi kong sinasabi, walang gas meeting school sa Pilipinas. Dadayo pa kayo ng Amerika, ibang bansa. Kaya ako ay ginamit ko na lamang yung aking pagiging mekaniko, pagiging machinist, pagiging welder. Pagiging lahat ng ano nag-create na lang ako, lakas loob na bumili ako ng 1911 na federal, yun ang mura-mura nung una. Talagang kinatay-katay ko, single stack, ginawa akong high capacity, high cap, natutunan ko lahat yan. Hanggang sa may, kasi nung una wala nagpapagawa sa akin eh. Eh nung nakita nilang, oh, bakit yung baril mo yung naging high capacity ay saan ka nakakita ng federal high capacity nung panahon namin? Ay marami nagtiwala sa akin, marami nagpapagawa na ng baril. Sorry, excuse me. Pati mga pulis, maraming, hanggang sa nakapunta na ako ng Saudi at nakarating ako dito. Kaya lakasan lang ng loob yan, pero huwag kayong magpa-practice sa baril ng iba. Baka masira. Kung magpa-practice kayo, baril na ninyo. Palakasan lang ng loob yan. Pag kayo natuto na, saka ngayon kayo gumawa na ng ibang baril. So, maraming salamat sa inyo. Ito ay ating lalangisan para gumanda. Okay. Gamitan na natin ang pinipritong oil. Pwede naman kahit ano lagi dyan, gan oil dyan, oh. Para tumingkad yung kanyang kulay, malis yung kanyang puti-puti, at ayan na. So, ito na, maraming salamat sa inyo, may kita tayong isang oras, at inaasahan ko na magugustuhan ninyo aking mga videos, pindutin lang ang inyong ang aking notification bell. Pindutin ang all para lahat ng videos ko ay mapanood ninyo. Maraming salamat po.